Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng 9 na linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung naayon sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunyari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak at nang makita ko, at binigyan nga nila si Jesus ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus, sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis o hindi? Ito po ay mahalaga at relevant na tanong, hindi lamang sa panahon ng ating Panginoon, ngunit kahit sa ating panahon. Ito po ang tanong halimbawa ng mga mamamayan na hindi po sumasang-ayon sa mga pulisya o patakaran ng pamahalaan pagdating sa usapin ng kapayapaan, insurgency problem, problema sa droga, at problema sa West Philippine Sea. Na sila din ay nagtatanong kung dapat pa ba tayong sumuporta sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating buwis? Ano po ba ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa tanong na ito? Sa mabuting balita, sinabi po ng Panginoong Jesus, Ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin, kinikilala po ng ating Panginoong Jesus na ang lahat ng tao ay mamamayan ng dalawang kaharian. Una, ng kaharian ng langit. Ikalawa, ng kaharian ng sanlibutan o ng ating bansa. At bilang mamamayan ng ating bansa, atin pong basic obligation o pangunahing obligasyon ang pagsuporta ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng tapat na pagbabayad ng ating buwis. Ngunit kung hindi po ba tayo sumasang-ayon sa mga patakaran ng pamahalaan o kung nagdududa tayo ng ating binabayad na buwis ay binubulsa lamang o ninanakaw lamang ng mga namumuno sa atin, sapat na po ba itong dahilan upang ma-excuse natin ang ating sarili sa pagbabayad ng buwis? Hindi po. Kung titingnan po natin ang sitwasyon ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon, ang kanilang bansa po ay nasa pananakop ng mga Romano. At sigurado pong mayroon pong maraming patakaran ang Imperyong Romano na hindi po sumasang-ayon ang mga Hudyo. At pagdating naman po sa kanilang binabayad na buwis, alam na po ng lahat na ang kanilang mga tax collectors ay nagpapayaman po ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga buwis na kanilang nakukulikta. Ngunit sa gitna po ng kalagayang ito, ano po uli ang sagot ng ating Panginoon sa tanong, kung dapat ba tayong magbabayad ng buwis? Sinabi po ng Panginoon, magbayad ka ng buwis. Ibigay mo kay Caesar ang kay Caesar. Ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Ibig bang sabihin nito na kung hindi po tayo sumasang-ayon sa patakaran ng pamahalaan o sa mga namumuno sa atin, wala na tayong magagawa? Mayroon po, dahil tayo ay isang demokrasyang bansa at mayroon po tayong regular na eleksyon o halalan. Sa panahon po ng eleksyon, nasa atin po ang buong kapangyarihan bilang mamamayan kung sino ang ating ibubuto at ihalal kung sino ang mamuno sa atin. Kaya po mahalaga at banal ang buto ng bawat mamamayan. Ngunit kung tayo ay isa sa mga butanting Filipino na nagbibinta ng ating buto sa panahon ng eleksyon, tayo na mismo ang tumalikod sa ating kapangyarihan at karapatan na kwestiyonin ang patakaran ng mga namumuno sa atin.
Kung mayroon po akong matibay na ebidensya o patunay na binubulsa nga nila, ninanakaw at winawaldas ang ating buwis, hindi pa rin po ba ito sapat na dahilan na hindi na ako dapat magbabayad ng buwis? Hindi pa rin po, kahit po granting na binubulsa, ninanakaw at winawaldas ng namumuno sa atin ang buwis nating ibinabayad, hindi pa rin po ito sapat na dahilan na hindi na natin gagawin ang ating basic obligation sa ating bansa bilang isang mamamayan, at ang isa sa mga ito ay ang pagbabayad ng buwis. Dahil hindi po natin maaring gawing dahilan ang pagkakasala ng iba upang i-justify o bigyang katuwiran ang ating sariling kasalanan. Kung totoong mayroon po silang kasalanan, yan po ay kanilang personal na pananagutan, una sa mga mamamayan at higit sa lahat sa Diyos. Ngunit nananatili ang ating obligasyon at tungkulin para sa ating bansa bilang isang mamamayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.